Magsitayo na po ang lahat at ating pong dasalin ang banal na orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Manatili po nakatayo ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan ang sanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali, at nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububon ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatunan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka ng maraming kasalanan ginawa mo. Hindi makatarungan ng mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, 'Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala.' Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop nyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot.
pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inalayo sila roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit ito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ang kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo, nakita ang inyong pinagbibintangan." At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." "Ah, gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingan ito, pagkat naghihintay na anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako'y naakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kalimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay nangisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sina
binang pong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Father. Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalimang linggo na sa panahon ng Kwaresma. Ang ating pagpapatuloy sa pagninilay natin sa mga paghihirap at sakripisyo ni Kristo at ang pagpapatuloy natin sa paghahanda natin nang tayo ay maging karapat dapat makihati, hindi lamang po sa kamatayan, kundi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano ang espesyal sa ikalimang linggo ng Kwaresma? Kung yung ikaapat na linggo, ano ang naalala ho ninyo? Bigla tayong nagkulay rosas at umawit ng papuri. Ano ang ibig sabihin nun? Kagalakan, pag-asa. Sa ikalimang linggo ng Kwaresma, ano pong napansin ninyo? Kung titingin po kayo sa paligid natin, tinakpan muna ang mga imahen, ang mga larawan ay tinakpan. Bakit tinakpan? Hindi po yan mga pinagagawa, baka sabihin ninyo, ba't naman sabay-sabay pinagawa yung mga imahen? Hindi po. Sadyang bahagi yan ng liturhiya ng Kwaresma. Naalala po ba ninyo kapag Biyernes ng Lent, kapag Ash Wednesday at Good Friday, ano ang gagawin at ginagawa natin? Fasting, abstinence. Anong ibig sabihin? Magbabawas tayo ng ating mahilig kainin,
Gustong kainin. Pero hindi lamang yon. Yan ang simbolo ng pagtatakip natin sa mga imahin na ito. We are also fasting, doing abstinence sa ating mga senses. Ngayon, sa ating mga pagtingin. Binabawasan muna natin yung pagtingin natin sa mga bagay na gustong-gusto natin. Sakripisyo ang tawag doon. At mga kapatid, sa gabing ito, ito ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Ngayong Kwaresma, hayaan mong ayusin, itama ng Diyos ang pagtingin mo sa buhay. Dito sa Quiapo, maraming paggawaan, bilihan ng mga salamin. Yan ang gusto ng mga kaibigan ko. Di ba, Father Hans, sa Quiapo ka na, marami naman doon mga paggawaan ng salamin. At tamang-tama po ito ngayong Kwaresma. Sa mga pagbasa natin, narinig natin kung paano itinama ng Diyos ang maling pagtingin ng mga tao, ang masamang pagtingin ng tao sa kanyang kapwa. Sa unang pagbasa, sino ang biktima ng maling pagtingin? Sino ang biktima ng maling pagtrato? Si Susana. Biktima ito ng pagbibintang ng iba. Biktima ito ng masama at maling paratang ng iba. Makaka-relate tayo dyan. Ikaw ba, kailan ka naging biktima ng pagbibintang ng iba? Kailan ka naging biktima ng mali at masamang paratang ng iba? Ikaw ba ay nakakaranas ng nangyari kay Susana ngayon? Ito ang masaklap at masakit. Kasama mo sa bahay. Kasama mo sa trabaho. Kasama mo sa simbahan. Ang pinagbibintangan at pinararatangan mo. At ano ang ginawa ng Diyos sa tulong ni Daniel? Ito ang maganda. Si Daniel ay magandang halimbawa sa atin. Kung hindi ikaw ang biktima, anong ginagawa mo? Nakikisaw-saw ka rin? Kinukonsente mo rin? Kaya anong ginawa ni Daniel? Hindi ako makikitulad. Hindi ako gagaya. Siya ay gumawa ng isang desisyon. At yun ang imbitasyon ng Panginoon ngayong Kwaresma. Kung hindi ikaw, huwag kang makikisama, huwag kang dadagdag, huwag kang magpapalala ng kasalanan ng iba. Sabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa, mananagot ka. At sa ating ebanghelyo, isang maling pagtingin na naman ang nakita at narinig natin doon sa babaeng nahuling nakikiapid. Nakikiapid. Okay. Nagkasala yung tao. Nagkamali yung tao. Pero wala ka pa rin karapatan na husgahan ang taong yan. Kahit na sabihin nating totoo nga yung sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Ano? Makikisaw-saw ka rin? Para ipagdiinan natin? Para ipahiya natin? Para tapusin natin ang buhay ng tao? Sinabi ba nung babae, Lord, wala akong kasalanan. Marahil aminado yung babae. Kaya nga hindi siya makatingin sa Panginoon, di ba? Nakayuko at nakaluhod lang siya, humihingi ng patawad, samantalang yung iba, naglilinis-linisan, nagbabait-baitan. Kaya ngayong Kwaresma, hayaan natin ayusin ng Diyos, itama ng Diyos, ang masamang pagtingin natin sa iba. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid,
Marami tayong dapat tanggalin, bawasan man lang sa ugali natin. Hindi overnight mangyayari yan. Ang mahalaga, una, hindi tayo dumadagdag sa masama at maling paratang ng iba. At pangalawa, hindi tayo dumadagdag sa takot, sa kahihiyan, at sa panghihina ng loob ng iba. Sana ngayong Kwaresma, itama ng Diyos, ayusin ng Diyos, at gawin niyang malinaw muli at mabuti ang pagtingin, ang pagtrato natin sa isa't isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naaalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak tayo rin ay Kanyang kahabagan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makarangas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan, alalahanin, naway maunawaan na hindi sila naiiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Habang ipinagdarasal natin ang mga kababayan nating biktima ng pang-aabuso, maling paratang at bintang. Ipagdasal natin ang mga taong nagkasala at nagkamali sa atin. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw. Ama naming mapagpatawad, tulungan mo po kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo ama, aming andog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Anong di kita ibigin? Paanong di ka patawarin? Bago man isilang sa lupa, ika'y akin nang inaruga. Paanong ako'y iyong lisanin? Paanong ako'y iyong limutin? Gayon man po't papawiin ang iyong pagbabalik, hihintayin. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat akbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo. Sa bawat pagtawag ko sa iyo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangad pa rin ang piling mo, hangad pa rin ang piling mo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maligsi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa inyong pagsisimba dito sa Quiapo ay ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating simbahan sa iba't ibang gawain at programa. Ako po lalong-lalo na sa ating mga social services at relief na ibinibigay sa mga kapatid natin. Sa kabila ng inyong mga kahinaan, kakulangan at sariling pangangailangan, nakukuha niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Lagi niyong tatandaan, ang awa, ang habag ng Diyos ay laging higit pa sa maling paratang at pagkakamali ng ating kapwa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at iligtas ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.